So yung sa kagalakan mga kapatid, na tayo po yung upo at makikinig po sa salita ng Panginoon. So tinatawagan ko na po si Brother Arnold para magaya po ng salita ng Panginoon. Thank you, Pastor, sa this opportunity na ako ngayon din ang nagamitin ng Panginoon para sa inyo mga kapatid. Ako lang ay humihingi ng sa inyo ng kaunting panahon para sa kanyang salita ng kapatid. At sabi ni Pastor kanina yung pag-initay po natin ngayon. At gusto ko ding pasalamatan ng Panginoon sa ginagawa niya sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga trabaho mga kapatid, at sa pag-aaral ng aking anak, sa trabaho ng aking anak. Ako po'y ubos nagpapasalamat sa patuloy niyang paggabay sa amin, sa financial man, sa lahat man ng bagay, lalo-lalo sa spiritual na buhay. Ako po ay nag-bless mga kapatid dahil binigyan niya ako ng pagkakataon ng ating Panginoon na i-preach ang kanyang mga salita. Ito po'y nagulugod. At ako po'y sabihin ko sa inyo mga kapatid, lumalaki yung kalaman ko tungkol sa kanyang mga salita. Noong nakarangli ko mga kapatid, pati pong narinig at napag-usapan ang muling pastor natin sa Firenze na ang titulo niya mga kapatid, kung paano niya tayo matataas. Sabi niya mga kapatid, how God leads his people. Kinuha niya yung acronyms ng lips mga kapatid. Naipataas po tayo ng ating Panginoon dahil he loves us. He inspired us. He frees us. He tests us mga kapatid. At higit sa lahat, siya ang aking security secure us. Ngayon po mga kapatid, dahil sinabi ko kanina, ito yung pag-usapin po natin. Gusto ko mag-usap patungkol sa pamilya. Let it all start mga kapatid. At I'm sorry mga kapatid, wala yung dalawang protector po natin. At tignan na lang sa yung mga Biblia, yung text po natin for today mga kapatid. Yung inihanda ng Panginoon sa atin. Let's all stand, basahin po natin ang kanyang mga salita. If you have a Bible with you, turn with me in the book of Psalms 127. In Psalms 127, verse 1 and 4. And it says here, mga kapatid, except the Lord build the house, they never build the building. Except the Lord build the city, the watchman waketh but in vain. Verse 2, mga kapatid. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. For so is even his beloved sleep. Tayo po manalangin mga kapatid, O Heavenly Father, thank you Lord, for this is the day that you have made, Lord. Hallelujah. Salamat Lord sa iyong mga salita na aming pong nabasa. At alangin mo Lord, na ito ay bless mo Lord, para magrema sa aming mga puso at isipan Lord. Hallelujah. Alangin mo Lord, I ask your Holy Spirit ngayong umaga Lord, na siya aming katulong, be in this place. Na siya aming katulong, na siya aming guru. Para maunawaan namin ang iyong mga salita. Lord, sa may pagsamangan na ito, Lord, kami po inubusan, grabe siya pagpasalamat sa kabutihan mo sa aming buhay, sa kabanalan mo at kadakilaan mo sa aming buhay, Lord. Hallelujah. Lord, this samangan na ito, empower me. Bless me, Lord. Anoint me, Lord, to serve me as a channel of blessings to my brothers and sisters. Lord, sa umangan ito, Lord, talahin mo, Lord, na mag-usap ka sa amin through these messages. Oh Lord, hallelujah. I give you all, I commit you all, everything, even myself. Use me. At dalangin ko, Lord, na ikaw lamang ang may taas at mapapurihan sa aming kalangitan. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pong binasa, mga kapatid, ito po ay napakagandang kabanata. Aral sa banal na kasulatan, aral patungkol sa pamilya, mga kapatid. Ngayon po ay gusto kong i-share sa inyo mga kapatid at gusto kong maunawaan nyo mga kapatid na ito ay patungkol sa pamilya, na ito po ay kailangan po natin sa ating buhay mga kapatid.
Sabi niya rito sa aming text, mga kapatid, na sa verse 1, except the Lord build the house, the labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wicked, but in vain. Tunay nga, mga kapatid, kung gusto nyo, gusto kong i-saraysay sa inyo para manawa nyo ang gusto nyo. Sabi niya doon sa verse 1, mga kapatid, except the Lord build the house. Yung house na sinasabi niya, mga kapatid, alam po natin na hindi karpintero ang ating Panginoon. Yung house na pinag-uusapan po namin dito, pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, yung pamilya po natin, yung house na pinag-uusapan po natin dito, yung home po natin, mga kapatid. Kaya kung susuriin nyo yung talaga doon, mga kapatid, except the Lord build our family, except the Lord build our home. Natunay nga, mga kapatid, na alam po natin na sa ating introductory message, mga kapatid, hindi ako magpatagal dito, mga kapatid. Gusto ko lang kunin ito. Ito yung pinaka-pundasyon po natin sa mga ito, mga kapatid. Gusto ko ito ay magiging tuntunan po natin, o kaya yung pinaka-tema po natin. And gusto ko din i-share sa inyo, mga kapatid, yung dalawang pamilya sa Biblia. Ang isa po ay negatibo, ang isa po ay positibo. And I believe, all of us here, we are already aware of these two families, mga kapatid. The family of God and the family of Joshua. Tunay nga, mga kapatid, na nasabi ko kanina yung negative and positive, na yung pamilya nilo, mga kapatid, na there is a division, Lord, mga kapatid. Tunay nga si Lord, kaya he never thinks in the negative side. But sa kanyang asawa, mga kapatid, tumingin siya sa negative, mga kapatid, because of his disobedience. Kung gusto niyong malaman ang istorya, ang whole story of this family of Lord, ay ikita po natin sa masahin nyo lang sa bahay niya. Sa Genesis chapter 19, buong chapter to, mga kapatid. At ganun din sa, kung alam niyo yung buhay ni Joshua, mga kapatid, kaya he stand for the positive, he stand for God. He never thinks na lumayo siya sa Panginoon because of his faithfulness. He thinks that God will give him the best para sa kanya. Ganon din sa atin, mga kapatid, sa pagpupunan ng masayang pamilya, dapat positive tayo sa lahat ng bagay. Stand for God. Ang title pala yung in-share ko sa inyo, mga kapatid, maging masayang pamilya sa Panginoon. At hello. This morning muna, mga kapatid, pundasyon muna tayo. Tayo po yan para sa maging masayang pamilya. And I believe, mga kapatid, lahat po tayo dito ay may pamilya. Ito po ay napakalagang marinig ang mga magkakaroon pa ng pamilya. Yung nagbabala, bubuo ng isang pamilya. Ito po gaya ng sinabi ko kanina, ito po ay napakalaga para malaman po natin. Lahat, I believe, mga kapatid, na lahat po tayo ay may katanungan, mag-iisip po tayo ngayon, mga kapatid. Diba yung pinangangarap po natin na magkaroon po tayo ng maging masaya yung pamilya po natin. Noong isang ikaw ay pinapangarap po natin, mga kapatid, noong ikaw ay isang bata, dumating yung gulang mo, sapat na gulang, o tamang gulang, o kaya sobrang gulang, mga kapatid. Diba naririnig natin sa ating mga magulang, mag-asawa na. So, ito ngayon yung pinupunan po natin, mga kapatid. Of course, pag-uusapan po natin yung dream po natin at po tayo, dream po natin maging masaya ang pamilya sa Panginoon. Kung mapag-uusapan po natin yung desire natin, mga kapatid, I believe all of us here, that's our desire. Kaya magkaroon po tayo ng masayang pamilya sa Panginoon. And I believe, mga kapatid, na ayun po ay yun ang isa natin. So, mga kapatid, yung dream po natin,
yung deserto natin ay kailangan tayo maging determinado. What I mean is that we need to determine, of course, God, na we believe in Him. But because of Him, na siya lamang ang makakatulong para makamdam po natin yung masayang pamilya, matatag na pamilya, at malusog na pamilya ng kapatid. Nasabi ko ito, mga kapatid, dahil sabi niya sa aking text, mga kapatid, except the Lord, yun ang sinasabi niya doon. Yung wala sa kamay mo, kung dito lang sana yung spirit po natin, maganda ito mga kapatid, para may manawa niyo ng gusto. Sabi niya doon, kasi wala sa kamay mo, sabi ko, dahil sa verse na sabi niya doon, yung kakalawang stanza, the labor in vain. Yung vain, mga kapatid, na para manawa niyo, sabi niya doon, mga kapatid, yung taga, sa Tagalog yung walang saysay. Yung pain na sinasabi niya dito, mga kapatid, ay wala sa Ilocano, ay awan sa Sardina. So, hindi ko na natin, chapter verse 2, mga kapatid, sabi niya noon, it is painful for you to rise up early, to seek a blade, pay the bread of sorrows, also be given this beloved sin. Tunay nga, may pakikita niyo doon para makamuha niyo, mga kapatid, sa pagpunta po natin sa trabaho ko natin, di ba sabi niya doon, pag-imising ka ng maaga, pag sa gabi ka namang dumatay. Amen. At sa ating gaya ng sinabi ko kanina, ibigay po natin sa ating Panginoon na siya ang magiging tagapagtayo, na siya ang magiging tagapagtatag sa masayang pamilya. Ngayon ito po ang ating so let us dream, desire, and be determined na ang ating pamilya po natin ay maging masayang pamilya. Gaya ng sinabi ko kanina sa ating kalata, mga kapatid, ay wala sa kamay mo. Ibig kong sabihin, mga kapatid, hindi mo magagawa ito. You cannot do it apart from God. You cannot do it away from God, mga kapatid. Kung wala ang Diyos sa buhay po natin, hindi po pwede ang pamilya po natin ay maging masayang pamilya na wala ang Diyos, na hindi ang Diyos ang gagawa, na hindi ang Diyos ang kikilos, na hindi ang Diyos ang magtayo ng ating pamilya. Kaya dito tayo dapat magpasimula, mga kapatid. Kung ikaw ay binata, kung ikaw ay dalaga, alam ko may binata at dalaga dito, mga kapatid. Dito tayo magpanimula. Sa Diyos po tayo magpanimula, mga kapatid. Dahil siya lang ang makatulong sa atin. Madiliterin mo na yung ang iyong pamilya ay yung magiging pamilya mo ay masayang pamilya. Maniditerin mo na sa una kung ito ay his ka na. Uligaw ka na, mga kapatid. Kaya sabi ko sa mga dalaga at binata, mag-iirat kayo, mag-iingat kayo sa mga manliligaw sa inyo, mga kapatid. O kaya ang manliligaw, mga kapatid, yun ay isa yung word niya, pero pag inisyal mo, mga kapatid, iba yung word God. Ay, sa inyo, ang example, mga kapatid, kaya kung kami sa aking pamilya, mga kapatid, pag kami kumakain sa gabi, dahil sa gabi ng gabi, kumakain, mga kapatid, nagkasaw-saw sa kadahilanan, May trabaho kaming lahat ng aming nagbabay nasa school siya, mga kapatid. Sabi ko sa kanila, kung mag-alam lang tayo ng mga pangasawa yung habang buhay, of course, yung sabi po namin sa aming mga anak na unahin nila yung lifetime partner in eternity. Yung sinasabi po natin, yung si God muna ang hanapin nila. Pangalawa lang yung lifetime partner in life. Sabi ko sa kanila, yung kagaya nyo na Kristiyano, yung kagaya nyo may takot sa Panginoon, yung kagaya nyo dumadalo sa buhay ng Panginoon, alam ko, ayaw po namin yung naniligaw sa iyo yung may iris sa tayo. Alam po namin yun na iniligaw ka niya. Alam po namin na hindi yun. Of course, susuyuin ka. Pagkatapos doon, mga kapatid, I tell you the truth, mga kapatid, ilalayo ka sa gawain ng Panginoon. At tumatawa si Kate,
Sulitin mo ito, kapatid, para ano. Sabi ko nga sa akin na, itong dalawa kong anak ay makulit sila, kapatid. Kaya pag kami po ay nagkasalo sa supat kayo, ay masaya kami dahil yung alam nila, nusyente ako sa mga yung sinasabi nila, mga kapatid. Ang tukaw lang, pinabaliktad ko lang, paraan lang. Para makatawa ko sila, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, na ba't ikaw ka ba? Ba't kaginis ko ng mama, sabi nila eh. Nagluluto ako, mga kapatid, yung buhok ko nasa north and south. Kaya nakikita na lang yung nunal ko sa noon, sa luna ko, mga kapatid. Buti ka, pakaninig lang mo. Sabi ko naman, nagkatawag lang sa mga naman sa kanila. Kaya tawa ng tawa ng ating mga anak dahil sabi ko sa kanila at ako ko'y nag-revers sa aking asawa, hindi niya ako'y ginagaw, mga kapatid. Kahit wala pong itsura sa kanya, ang importante, ang pagmamahal. Kung hindi ko mahal ang yung ama kami, wala kayong sumunod yung wala kayong cheat at love day sa mundo nga yung ginagalawan ngayon. Sabihin ko sa iyo, may kasabihan, kayo mga talagat, mga binata, walang bagay sa tingin sa taas, ang tingin ng isang taong nagmamahal. Yun naman ang ano nyo, mga kapatid, inyo, hindi nyo, titignan nyo nga, kahit maganda siya, kahit gabo siya, iba naman yung nasa ulo. Iba naman yung nasa puso niya, mga kapatid. Mas maganda yung kahit wala siyang tsura. At least, alam niya yung sa buhay. Amen? Kaya sabi ko mga sana nila, hanapin nyo yung perfect man. Sabi ko sa perfect match. Ang sabi ko sa kanila, yung perfect man dito, sabi ko yung matur siya sa lahat ng espiritu ng kanyang buhay, matur siya sa pag-iisip, matur siya sa lahat ng bagay, sa pag-iisyon, at ikit po sa lahat ng kapatid, sa kanyang buhay spiritual, matur siya sa kapatid. Na tunay na mga kapatid, ang idea ng Panginoon o disenyo ng Panginoon sa inyo mga kapatid, pagkasal na kayong mga kapatid, ay hanapin niyo yung perfect match. O kaya yung perfect man, o kaya yung disenyo ng Panginoon ay God-fearing woman o sa perfect man. Dahil ito mga kapatid, kung alam nyo lang yung kung mababasa nyo sa libro ng Salmo 37, verse 37, sabi niya doon, mga kapatid, mark a perfect man and behold the bride for the earth is peace. Amen. But again, at ngayon man, babalik po tayo sa ating text, mga kapatid. Tignan nyo na lang sa Biblia nyo, mga kapatid, na except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Sabi ko kanina, mga kapatid, na wala sa kamay mo ang pag-uo at tatak ng masayang pamilya. Sabi ko kanina, huwag mong ipagpamalaki. Sabi ko kanina, mga kapatid, huwag mong ipagmalagi sa kanya na napakasipag mo. Napakasyaga mo, mga kapatid. Walang kapwenta-kwenta ito, mga kapatid, kung ikaw ay gumising ng umaga, kung susuriin niyo sa pangalawa, mga kapatid, it is vain for you to rise up early. Walang saysay, kawag sa sardina, no, agreeing ka, dinasabang. To sit up late, sabi niya doon, mga kapatid, gabi ka na kung dumating, mga kapatid, sa ganito yung trabaho. Walang saysay yun, mga kapatid, kung wala ang Diyos sa buhay mo. Sabi niya kasi, mga kapatid, ang sipag at syaga na hindi mo dapat panghawakan except the Lord, that is the concept ang ating context, mga kapatid. Wala pa po sa ating, wala pa po, mga kapatid, kung tas mo muna itong inalaman para maintindihan nyo ng maigi, mga kapatid. Kaya, ngayon, mga kapatid, ang ating puntasyon ng Simon de desire and determination na magkaroon po tayo ng masayang pamilya sa Panginoon. May tatlong bagay akong i-share sa inyo o kaya susi para makamtan po natin ang mga ito, mga kapatid. Number one, mga kapatid, let the Lord build your family. Pabayaan po natin na ang Diyos ang magtayo ng
ating pamilya. Kasi ang sabi niya doon sa text po natin mga kapatid, except the Lord beat our house, the labor in vain that did it. Except the Lord keep the city, in what's man make it wicked but in vain. Ibig sabihin mga kapatid, kahit sino, kahit napakalaki yung sweldo mo mga kapatid, maganda yung karir mo, kahit nakapag-asawa ka, mayaman mga kapatid, hindi ito ang mga bagay na makapagtatag ng pamilya. Sa pamilya mo mga kapatid, sa masayang pamilya mga kapatid, papayaan po natin na ang Diyos po ang matayo, ang pamilya po natin. Ang emphasis po nito mga kapatid ay yung let the Lord keep our family is our acknowledgement mga kapatid. Tanggapin po natin yung acknowledgement mga kapatid kasi yung ito ay tanggapin po natin sa buhay po natin si Kristo. Yung tinlukan na mga kapatid, acknowledge. Bigbigan. Thank you, Pastor. Bigbigan tayo. We need to acknowledge God in our life. We need to acknowledge the power, the plan, and the purpose of God sa ating buhay mga kapatid. Sa pamilya po natin, kapangyarihan po ng Diyos, mga kapatid, ito po yung magandang punto po natin, o kaya ito po yung magandang concentration po natin. Diba, naririnig po natin sa mga pastor, ng pastor, for having a great success in life or success in family, God yung magiging sentro sa ating buhay mga kapatid. And I believe kung na ang iyong sentro, kung ang Diyos ang iyong sentro sa iyong buhay, sa iyong pamilya, I believe hindi mawawasak ito mga kapatid, kundi magkakaroon po tayo ng malusog, matatag at magandang pamilya, masayang pamilya sa Panginoon. Sa pag-aasawa naman mga kapatid, kaya di ba sinasabi ng ating pastor na you must pray. Sabi niya, para ano, di ba binigyan po tayo ng pagkakataon sa pagpili sa ating magiging asawa mga kapatid? Na makapagawa mo habang buhay, binigyan tayo ng pagkakataon na bumili na makakasama po natin. Kasi mga kapatid, ang pag-aasawa ko minsan kung na yung, ito yung malalaman, yung parang yung real na ito mga kapatid, malalaman mo na kung ano yung pagtasan niya, malalaman mo yung ano yung kapulangan niya, kaya ito yung discovery time po natin mga kapatid. Kung tayo mga naman na, kung ang iyong asawa, kayong mga asawa, makita yung kapulangan ng iyong mga asawa, kaya kapintasan niya. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, huwag yung ibang tera, ibinagang tera sa mga iba. Minsan, kapag ang asawa ko, hindi siya marunong humawak ng mga ibang bagay. Mahirap yun mga kapatid. Ako nga, mabitin na aminin ko, may kakulangan ako sa patungkol sa gawain ko ng bahay. Minsan mo, na ginamit ko yung trabaho mga kapatid. Gusto kong subukan yung trabaho. Ang ano pala doon, kinabit ko lang yung bala niya para hindi na, may ano pala para mitpito. Itinusok ko sa pagkat na mga kapatid ay naulog na yung ano. Kaya tawa ng asawa ko, sabi ko sa kanya, kahit hindi ko naman alam. At bless na bless pa rin ako sa naging asawa ko, Sister Mero, dahil ang pumupuno sa ating kapulangan, sa ating pamamahan, sa buhay ng bagay, ay yung mga tatlong kapatid niya dito mga kapatid, sila po ay marunong. Gusto kong pag may gawain ko sa bahay ko namin, sila ang tinatawagan ko mga kapatid. Alam ko na tinutulungan nila ako mga kapatid. Amen. At kayo naman mga dahil kung minsan kayo mga lalaki kasi gusto po natin forget lalaki po tayo eh. Alam po natin lahat, mga kapatid. Binabaliwala po natin yung mga asawa po natin. Vice versa din, mga kapatid. Yung mga asawa po natin, mga babae, binabaliwala nyo ang kakayanin namin. Kaya nga, ang sabi ko kanina, kaya inisenyo ng Panginoon ang kasal
Dinisenyo, may purpose siya, may plano siya ng atin, kaya ipinapakita niya ito sa atin. Ipinapakita niya sa misis mo, pinapakita niya sa mister mo, para kumpletuhin mo yung kapulangan niya. Ikaw ang nakapuno. May sister sa iyo, mga kapatid, sabi nila, we are completed. But you are me, you are the completer of your partner. Amen. Kaya, pangalawa, mga kapatid, ulitin ko, mga kapatid, let the Lord build our family. Ang emphasis po natin dito, mga kapatid. Let our knowledge, the power, the plan, and the purpose of God sa ating buhay. Amen. Pangalawa, aking i-share sa inyo, mga kapatid, let the Lord bind our family. Doon sa unang mga kapatid, yung foundation doon, mga kapatid, diba sabi ko kanina, knowledge and power, the purpose of God sa ating buhay. Dito naman sa let the Lord bind our family, mga kapatid, ay yung emphasis po dito, mga kapatid, sweet fellowship ito, mga kapatid, strong fellowship o strong family relationship. Hindi maganda, mga kapatid, kung wala itong hindi makita ng Diyos sa buhay po natin, yung walang tamis yung pagsasama po natin, wala yung strong family relationship natin ng isasama natin. Napaka-importante ito, mga kapatid, na ang pagbuo po ng pamilya ay dapat ay meron po tayo ito, mga kapatid. Sa ito naman sa Lord, let the Lord bind our family. Ito naman, mga kapatid, magkabayan po tayo the first things, the principles of God and the way of you of God. Hindi din po tayo magkabayan sa prinsipyo ng tao, mga kapatid. Ina-explain ko ito, mga kapatid, maganda po yung dito, mga kapatid, yung iaway po natin, mamalagi po tayo sa prinsipyo ng Diyos, mga kapatid. Alam ko, ito ay makakatulong sa atin sa pagbuo ng pamilya. Karamihan kasi, mga kapatid, di ba, na nakikita po natin o kaya nababasa po natin sa mga dyaryo, kaya naririnig po natin sa mga television, na karamihan, di ba, marami yung nawawasan na tahanan sa kadaylanan na nag-aabide sila sa prinsipyo ng tao, mga kapatid. Ibig kong sabihin, mga kapatid, sa prinsipyo ng mundo, ibig kong sabihin, mga kapatid, di ba, kung mag-aaway po kayo, mga kapatid, andyan yung mga biyanan po natin, sabi nila, kung di na lang tayo magkasundo, maghiwalay na lang tayo. Yun ang prinsipyo ng tao, mga kapatid. Yun ang prinsipyo ng mundo. Kaya ang maganda, mga kapatid, let us abide the persons, the principle, God, and the boy of your God. Doon po tayo, mga kapatid, na ang pamilya pa na natin, na maliwanag ang sabi niya sa Biblia, mga kapatid, sa Matthew 19, verse 6, sabi niya doon, mga kapatid, na one kind that's joined together, let no one be ascended. Ibig kong sabihin, mga kapatid, ito ay walang sino man at walang anumang bagay na makapag-iiwalay sa inyo, mga kapatid. Tignan niyo na lang sa Biblia niyo, mga kapatid, baka hindi ito po yung sinasabi ko. Sabi niya doon sa Matthew 19:16, mga kapatid, what God has joined together, let no man be ascended. Amen. Kaya napaka-importante sa ating buhay ngayon. Kaya po natin na ang Diyos po ang magpatibay ng ating pamilya. Kasi nagsisiyahan kasi ang Diyos kung nakikita na ang masaya ang ating pamilya. Nandun yung fellowship po natin sa ating pamilya, mga kapatid. Masaya ang Diyos. At alam ko ay matatangang kuyahan po natin dito, mga kapatid. Kasi ang relationship po natin, mga kapatid, ay andito yung acknowledgement one another and appreciate one another, mga kapatid. I-appreciate po, mga kapatid, yung nakaranas ba kayo, mga kapatid, na gaya ang sinabi ko kanina, yung asawa mo, yung ibang tao, yung kamalian mo lang ang tinitignan niya, mga kapatid. Hindi niya tinitignan yung mabuti mong ginawa. Ganun din sa ating mga anak,
anak mga kapatid, yung tigas na ulo niya lang ang nakikita po natin. At ang inyong kamalian po lang natin ang nakikita niya. Ang nakikita niya mga kapatid. Sabihin ko sa inyo mga kapatid na ang practice kasi natin gano'n mga kapatid. Pero ang magandang practice po natin mga kapatid, i-appreciate po natin yung magandang ginawa ng ating asawa, yung ating mga anak. Dahil ito mga kapatid, kung ina-appreciate po ito mga kapatid, sabihin ko sa inyo, namomotivate sila mga kapatid. Kung puros yung kamalian nila ang nakikita mga kapatid, I'm sorry to say to you mga kapatid, nagre-reveal kayo sila. Totoo ito mga kapatid. Kaya nga nung gusto kong i-example ang ating pamilya, baga ina-appreciate po namin ang kwento ng aming lalaki. Ang mama niya ay palagi niya ina-appreciate. Ito na mga anak namin kabahay. Opo, ito mga kapatid. Sinasabay niya kasi hindi namin pinapansin. Yun, pag hindi mo pinapansin ang anak mo, hindi ina-appreciate yung nagawa niya. Yung sa grades niya sa school, alam ko mag-re-reveal. But I know, loving, understand this mga kapatid. Amen. At so mga hindi relasyon tayo kapsat kita masabol hindi na yung unang talong hey mga kapatid andun yung acknowledgement po natin andun yung agreement po natin at higit sa lahat mag-adjust po tayo mga kapatid sa relasyon po natin sa pamilya po natin. Importante yung mga kapatid, yung triple A na sinasabi ko mga kapatid. I-acknowledge mo yung asawa mo, yung nagawa niya, hindi. Tapos mag-agree kayo sa lahat ng bagay. Mayroon kasi yung gusto ng asawa mo, kaya binablan mo, kaya mahirap yun. Dapat ay agree kayo sa lahat ng mga bagay mga kapatid. Yung adjustment mo naman mga kapatid. Diba, kahit pagkama kayo ay nag-aaway po tayo. May nag-aaway yan mga kapatid. Kahit pag ina, nag-aaway yan. Kahit yung mga kapatid, nag-aaway. Ang pinagtataka ko mga kapatid, isa yung environment nila. Yung mga kapatid, isa yung inalabasan nila mga kapatid. Pag sila nag-aaway. Kung ikaw ay ama ng tahanan, kung ikaw ay ina ng tahanan, o kaya ikaw ay nauna, dapat doon yung sinasabi kong adjustment. Pangatlo mga kapatid, kaya let the Lord bless our family. Doon sa number one mga kapatid, let the Lord build our family, so foundation doon mga kapatid, the knowledge, the power, the principle, and the power, the purpose, and the purpose of God. Dito sa number two mga kapatid, let the Lord bind our family. Ito yung sure foundation dito. Abide the precepts and the principle of God and the point of view of God. Dito sa number three na aking isi-share sa inyo mga kapatid, let us bless, let the Lord bless our family mga kapatid. Importante ito mga kapatid. Dito naman mga kapatid, ang emphasis ko dito mga kapatid, yung para may bless po tayo, di ba sinasabi ko pagkakupuya nanalangin ng mga offering po natin na we must always prioritize God mga kapatid. Yung po ang susi ng ating ito po ang susi ng ating gagawin para ma-bless ang ating pamilya. Hindi lang yun mga kapatid, hindi lang yung unahin po natin. Ganun din yung let us obey His law mga kapatid. Dahil sinasabi ko mga kapatid, my obedience, there is always a blessing. Maganda kasi mga kapatid na hindi lang na I'm not referring only to finances, I'm not only preparing the material things mga kapatid. Ang magandang blessing, ang mas deeper the blessing o kaya mas malalim na blessing mga kapatid. Di ba mas maganda yung blessing ay buo yung pamilya mo? Masaya yung pamilya mo? Yun ang magandang blessing mga kapatid. We are not only referring to finances kasi karamihan kasi sa atin ito yung mga finances na tinitignan natin. Ang importante mga kapatid, yung buo yung pamilya mo, masaya yung pamilya mo, mas maganda nga yung nag-uulam ng kalbong eh, kaysa nag-uulam ng lechon. Yung nag-uulam nga ng lechon yung mga mayayaman mga kapatid. Alam ko, wag mo naman
pamilya. Wasak yung mga pamilya nila. Tayo kumakain ng kabong, mga kapatid. Alam ko, masaya tayo, mga kapatid. At kami po kong mag-asawa, mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo ang aking aming anak ay nag-levels kami. AJ, dahil noong first time niya yung fruit na tinanggap niya, mga kapatid. Naalala niya, at totoo ito, mga kapatid. I'm telling you the truth. Ang aming anak na si Jay ay nung kahit po bilang yung sweldo niya, mga kapatid, masabi niya sa amin, ito ay para sa Panginoon. Isineseparate na niya, mga kapatid, kaya nag-levels kami kasama. At ganun din ay palagi namin itinuturo sa kanila na unahin niyo ang Panginoon sa buhay niyo. At alam ko, the best ito po ay ibigay niya. At ako po'y nagagalak sa trabaho ng aming anak, ay lumalang mga kapatid. Hindi may hindi namin makalimutan ito na pinag-pray po namin. And I believe, and we believe, God's, alam po namin na mas malaki pa ang ibibigay niya sa aming anak. At ganoon din sa aming anak na babae. So, may mga kapatid, ang ating cake para magtawag tayo na maging masaya ang ating pamilya. Let the Lord build our family. Let the Lord bind our family. And number three, let the Lord bless our family. To God be the glory. Tawagan ko si Pastor kung may siyang magdala. Thank you, Brad. So, this time, mga kapatid, what a wonderful message from the Lord. Sabi nga po, mga kapatid, as we bow our heads, mga kapatid, sabi po ng aking thanks, at least the Lord within the house.
sa aming pamilya, Panginoon, ay mayroon po, Panginoong crack sa tahanan, Panginoon. Dahil na itayo po, Panginoon, Lord, ikaw po, Panginoon, ang nag-aayos nito. At sa biyaya mo, Panginoon, Lord, tulungan po kami, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, buhuin ang bawat pamilya, Panginoon, na nasira, Panginoon, na pagmamahal po lagi, Panginoon, ang pagkari sa bawat tahanan po namin. Lord, ganun din, Panginoon, sa Kristiyano, Panginoon, Lord, ito po, Panginoon, na isang pamilya, O God. Lord, dalangin po, Panginoon, na patuloy kami magmahalan sa bawat isa. Lord, patuloy kami magkaisa, Panginoon, sa isang pangarap, Panginoon, isang layunin, Panginoon, upang itaas ka, Panginoon, sa aming mga buhay, God. Lord, every family, Panginoon, ay